paano nga ba ako mag-drawing gamit ang ballpen? Narito ang ilang gabay na ginagamit ko pag ako nagdo-drawing. Una, siyempre, kailangan natin ng ballpen. Kailangan din natin ng papel. At siyempre, bago tayo magsimula, kailangan ma-sketch na yung do-drawing natin. Iwasan natin gumamit ng lapis. Hanggat maaari, gumamit tayo rin ng ballpen. Para sa ganon, walang makikita na anumang guhit ng lapis dun sa ating papel. Sa mata ako nagsisimula, kailangan makuha ko muna yung mata, bubuhayin ko yan, magmula sa eyeball hanggang sa pilik mata. Pag natapos ko yung mata, sinusunod ko yung ilong. Para sa ganon, nakikita ko na yung kabuuan ng dinodrawing ko. Sabi nga nila, basta't makuha mo na yung mata, no, ay siya na. Ang pinakamahirap na gawin at ihawig ay yung mata. At siyempre, ang pangalawa na dapat nating tandaan na dapat kuhang-kuha ay yung bibig. Pag nakuha mo na yung mata at saka yung bibig, sigurado na yun na siya. At siyempre yung ilong. Naghawig nga yung mata at saka yung bibig, pero sa ilong medyo lumayo. So kailangan yung tatlo na yan ay magawa natin ng maayos. Paminsan-minsan, lalayo kayo doon sa iyong dino-drawing para nakikita mo yung kabuuan ng drawing. Ang ginamit ko na style dito, o yung tinatawag natin na stroke, ay pa-cross lamang. Vertical line na pa-cross, no? At hanggang sa mabuo. Sa paggamit ng ballpen, iiwasan natin na mag-blot o magkaroon ng maraming tinta doon sa dulo ng ballpen. Kasi pag dumami yon at inilagay mo, pumunta doon sa iyong drawing, yun ang maninira ng ating gawa. Habang dinadamihan mo yung cross line, yung vertical cross line right at saka vertical cross line left, nagda-dark yung background. So habang dinadamihan mo yung line, nagda-dark siya. So dapat yan, magsisimula ka dun sa light lines, tulad halimbawa pag gumagawa ka ng mata at saka yung shadow ng mukha, dapat light lang yung iyong ballpen, yung mga lines ng ballpen. Habang katagalan, makikita mo yung shadow niya, idadark mo na lang siya. Dudubli-dublihin mo lang yung lines. So hanggang sa mabuo. Ang pagkakaiba nito sa charcoal, yung charcoal kasi pwede mo siyang damihan, then bawasan mo. Kaya gumagamit ka ng eraser para mabura. Pero dito sa ballpen, kailangan perfect
kailangan dahan-dahan kasi pag nagkamali ka dito, masisira na yung drawing mo. Kaya kailangan dahan-dahan. Pag natapos mo yung image, yung picture na ginagawa, tingnan mo sa malayo. Kung may nakita ka na parang hindi siya proportion, habulin mo siya kahit wala doon sa picture. So, not necessary na nandun lahat sa picture yung image, yung mga shadow o yung... Pero kung hindi siya proportion, ikaw nang gagawa ng paraan para maging proportion ito. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat!